Kinaumagahan, agad akong dumiretso sa opisina ni Sir Travis dahil pinatawag niya ako. Halos hindi ako nakatulog nang nagdaang gabi kakaisip ko kay Sydney at sa kakaibang pinapakita niya sa akin. Hindi rin ako sanay na ganito siya. Nakakapanibago at nakakaramdam ako ng pagkailang. Kumatok muna ako sa pinto ng silid ni Sir Travis at binuksan niya nang bigyan niya ako ng pahintulot. Good morning, sir. Bati ko na seryosong muka. Good morning, Aubrey. Maupo ka. Balik naman niya na hindi ako nilingon dahil abala sa papel na binabasa. Maya-maya pa inalis niya ang salamin at inayos sa mga papel na nasa harap saka humarap sa akin. By the way, how is Sydney? Is he fine? Tanong pa niya. Tumango ako at bahagyang yumuko. Yes, he's fine now. Lalabas na rin po siya sa ospital mamaya, sabi ko. Yun kasi ang sinabi ni Tita Mercy sa text. Pwede na raw lumabas si Sydney sa ospital at sa bahay na lang magpapagaling. That's good to know, Aubrey. Ani Sir Travis na bakas din ng saya at relief dahil okay na si Sydney. Siya nga pala, about sa new project mo. I decided to reschedule interview because of what happened to Sydney. It will be next Sunday, dagdag niya. Bigla kong naalala ang next project na sinasabi ni Sir Travis na nakalimutan ko dahil sa nangyari kay Sydney. Okay sir, maikli kong sagot. Kahit papaano'y pabor naman sa akin ang pagre-reschedule ng interview. Good, you can go back to your work, Aubrey. Ngumiti pa siya sa akin. Pilit akong ngumiti at tumayo na sa pagkakaupo. Salamat sir, sabi ko bago tumalikod at lumabas ng silid na yon. Lalo ako na curious sa kung sino ang i-feature ko sa interview na yon, na hindi mo lang ako binigyan ng idea sa kung sino ang taong yon para mapaghandaan ko ang pagharap ko sa kanya. Maaga akong nag-out sa opisina dahil kailangan ni Tita Mercy ng katulong para ilabas si Sydney sa ospital. Nag-text pa ito sa akin na kung pwede akong pumunta doon dahil busy daw si Tito Alvin, kaya hindi ito makakasama. Sumakay ako ng sasakyan ko at mabilis yung pinandara papunta sa hospital kahit papaano'y nababawasan na yung guilt sa akin dahil sa nangyari. Nawawala na rin ang kaba ko at ang labis na pag-aalala ko kay Sydney dahil alam ko magiging okay na ang kalagayan niya. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang ginawa ni Sydney at ang nangyari sa kanya dahil sa akin. Sa tuwing inaiisip ko yon, may kung anong damdamin ang nararamdaman ko na nagpapapitik sa puso ko. May nagbabago sa paningin ko sa kanya. Bumaba ako ng sasakyan nang makarting ako sa ospital. Agad akong pumasok sa gusali at dumiretso sa silid ni Sydney. Nadatnan ko mag-isa siya doon. Where is tita? Tanong ko sa kanya. Nakikita ko pang bahagyang pagkagulat niya nang makita ako. Why are you here? Hindi ba't may trabaho ka? Nagtataka namang balik ni Sydney. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Wala na rin siyang dextro sa kamay pero nandun pa rin ang benda sa kaliwang braso niya. Nag-out ako ng maaga. Tita just texted me to go here. Kaswal kong sabi. Nararamdaman ko na naman ang pagkailang ko na tingnan siya sa muka. I thought tita is here. She's on the billing station. Pakli ni Sydney at bumaling ang ulo sa baba. Tumango lang ako. Gusto ko siyang tanungin pero hindi ko alam kung paano. Nahihiya at naiilang ako. Bumaling ako sa paligid at nakita kong hindi pa nakaayos ang mga gamit doon. Kumilos ako at sinimulang ayusin ang mga yon. Iniligay ko sa bag ang ilang damit ni Sydney at ang mga gamit na nandoon. Kamusta ka na? Tanong ko habang abala sa pagliligpit. Ilang beses kong pinag-isipan kung itatanong ko ba yon o hindi. Humugot pa kasi ako ng lakas ng loob para sabihin yon. I feel good right now, Aubrey. Hindi mo na kailangan mag-alala dahil sa guilt na naramdaman mo sa nangyari. Seryosong aniya. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng inis. Ganito na ba ako kababaw? Sa tingin mo, Sydney, nag-aalala lang ako sa'yo dahil iniisip kong kasalanan ko? Ganun ba ang tingin mo sa akin na kapag na-aksidente ka ng hindi dahil sa akin, hindi ako mag-aalala? At pababayaan lang kita? Ganun ba yon? Seryoso kong sabi. I'm not that bad para hindi mag-alala sa tao. Dagdag ko pa.
Naiinis ako dahil pinipilit niyang nag-aalala ako kasi akong dahilan kung bakit siya nasaktan. Ang dating kasi nun sa akin, kapag nasaktan siya hindi akong dahilan, wala akong pakialam sa kanya at hindi mag-aalala. Para bang ang sama kong tao, hindi agad nakaimik si Sydney sa sinabi ko. Hindi ko na rin siya nilingon at pinagpatuloy na lang ang ginagawa ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit naiinis ako sa bagay na yon. Kahit parang ang babaw naman nun. Oh, Aubrey, nandito ka na pala. Napalingon ako kay Tita Mercy. Nang pumasok siya sa silid, ngumiti ka agad ito sa akin na ginantihan ko rin. Kamusta po kayo, Tita? Tanong ko. Kumunot ang noon ito. Don't call me Tita again, magtatampo na ako niyan. Nakasimangot na sabi niya pero agad din ngumiti. I'm sorry po, Ti. Ma, hindi lang po kasi ako sanay. Nahiya kong pag-amin. Nakalimutan kong gusto nga pala nitong tawagin ko siyang mama. It's okay, Iha. I understand. By the way, thank you sa pag-aalaga sa anak ko, ha? Seryosong tanong ni Tita Mercy. Alangan akong ngumiti. I'm sorry, Ma, kasi kasalanan ko kung bakit. No, Iha. Hindi mo kasalanan. It was an accident. He was just save you kasi nag-aalala sa'yo si Sydney. Dahil ayaw ka niya masaktan. Masayang sabi nito na parang ganun nga ang nasa isip ni Sydney. Ngumiti ako, naalala ko rin ang sinabi ni Sydney na hindi ko naman kasalanan ang nangyari at hindi ko dapat sisihin ang sarili ko. Ma, let's go home. Ayaw ko na magstay pa rito ng matagal. Sabat ni Sydney. Napalingon kami ni Tita Mercy kay Sydney na bakas ang inip at boredom sa mukha. Kahit sino naman siguro hindi gugustuhing manatili sa ospital ng matagal. Natawa si Tita Mercy. Okay, let's go home anak. Masayang sabi ni Tita Mercy at nilapitan ng anak. Let's just wait the wheelchair anak. Bawal pa kasi mapwersa ang likod mo dahil baka hindi na gumaling. Ani Tita Mercy. Nang matapos kong ayusin ang mga gamit ni Sydney, saktong dumating ang nurse na may dalang wheelchair. Inalalayan itong isakay doon si Sydney at itinulak palabas ng silid. Sumunod naman kami ni Tita Mercy na kanina ko pang napapansin ang masaya nitong muka. Marahil dahil okay na si Sydney. I'm happy for you, Iha. Kumunot ang noo ko na marinig ang sinabi ni Tita Mercy. Happy for me? Bakit? Bakit po, Ma? Nagtataka kong tanong. I mean, I'm happy for you and Sydney. Maliwanag ang mga ngiti nito na parabang natutuwa sa nangyayari. Nararamdaman at nakikita ko nagkakamabutihan na kayo ng anak ko. Alangan akong ngumiti. Nagkakamabutihan? Hindi ko alam, baka ngayon lang ito dahil sa aksidenteng nangyari kapag okay na ulit si Sydney. Balik na ulit ang dati naming turingan. Dahan-dahang umupo si Sydney sa sofa na makarating kami doon. Napapangiwi pa siya dahil marami sa sakit ng likod niya dulot ng pagbagsak ng lightning materials doon. Gusto mo bang kumuha tayo ng personal nurse na pwedeng mag-alaga sa'yo? Tanong ni Tita Mercy na makaupo ito. Marahil naaawa ito sa sitwasyon ng anak. Personal nurse, Ma? Hindi pa ako balda para alagaan ang iba. I can take care myself. Protesta kagad ni Sydney. Tama po si Sydney, Mama. Isa pa nandito naman po ako to take care of Sydney. Sabi ko na nahiya sa mga huling sinabi. Lumawak ang ngiti ni Tita Mercy sa narinig mula sa akin. Are you willing to take care of my son, Iha? I mean, you have your work. Hindi ba abala yon? Ngumiti ako. Hindi naman po, Mama. Saka ako naman pong dahilan kung bakit naging ganyan si Sydney. Responsible po akong alagaan siya. Litanya ko na totoo sa aking sarili. Gusto ko talagang alagaan siya para kahit papaano makabawi ako sa ginawa niya sa akin. Lalo namang lumiwanag ang mukha ni Tita Mercy. Wow, that's the wife. Puri nito. Thank you, Aubrey. Ngumiti lang ako. Saglit akong bumaling kay Sydney at nakita kong seryoso niyang mukha na nakamasid sa amin. Hindi na rin siya umimik. Siya nga po pala, Ma. Hindi po ba dadalaw si Papa kay Sydney? Sabay tanong ko na maalala ko si Tito Alvin, hindi ko pa ulit nakikita. Alangang ngumiti si Tita Mercy. Bumaling ako kay Sydney, napayako naman siya. Kumunot ang noo ko sa pagtataka, may nangyari ba sa magama? Busy kasi sa negosyong papa mo, Iha, kaya hindi makakadalaw. Hayaan mo kapag medyo maluwag ng schedule niya. I will bring him here, sagot niya. Sige po, Mama,
Tanging nasabi ko na lang at hindi na nagtanong pa ng iba dahil biglang nag-iba ang ambience ng paligid dahil nababanggit ko si Tito Alvin. Hindi kaya nag-away na naman ang mag-ama? Ilang sandali pang nanatili doon si Tita Mercy bago nagpa siyang umuwi. Kinatid ko pa siya sa labas ng bahay at pinagmasdan ang pag-alis nito. Muli akong bumalik sa loob ng bahay at nadatnan kong nasa sofa pa rin si Sydney. Nakasandal siya doon habang nakapikit. Kanina pa akong curious at gusto kong tanungin kung ano nangyari sa kanila ni Tito Alvin. Pero pakaramdam ko wala ako sa lugar para magtanong. Are you hungry, Sydney? I'll cook for you. Pukaw ko sa kanya. I'm not hungry. Kumain ako kanina sa ospital. Sagot niya na ng tila nakapikit ang mga mata. You can go to your room and rest. Kaya ko ng sarili ko. Seryosong dagdag pa niya. Hindi agad ako umimik. Dahan-dahan ako umupo sa malapit na sofa sa kanya at seryoso siyang tiningnan. Gusto kong formal na magpasalamat sa kanya dahil hindi ko pa yung nagagawa. Humugot muna ako ng lakas ng loob dahil ang totoo, hindi ko alam kung bakit kinakabahan at naiilang sa kanya. Bumuntong hininga muna ako. Sydney, banggit ko sa pangalan niya. Nakagat ko pa ang pangibabang labi ko. Tanging balik niya sa akin. Hindi pa rin minumulat ang mga mata. I don't know how to say it, Sydney, pero thank you so much for saving me. Sa totoo lang, nahihiya ako sa iyo dahil kahit sinusungitan kita at sinusumbatan, nililigtas mo pa rin ako. Thank you at sorry. Sabi ko na puno ng lakas na loob. I'm not saying this because I feel guilty. I mean it, Sydney. Dagdag ko pa. Dahan-dahan nagmulat ng mukha si Sydney at inangat ang ulo sa sandala ng sofa. Diretso tumingin siya sa akin na seryosong mukha. Well, katulad mo, hindi ko alam kung bakit ko yung ginawa. Maybe because I'm responsible to you the day when we got married. Huminto siya sa pagsasalita at umiwas ng tingin sa akin. I also want to say sorry sa mga sinabi ko sa'yo na nasaktan ka. I didn't mean to hurt you. I just want you to realize things that would benefit you. Dagdag pa niya, hindi ko alam ang mga salitang ibabato ko sa kanya. Nanatiling mata ko sa mukha niyang seryoso na hindi direktang nakatingin sa akin. Hindi ko alam pero may kiliting lumitaw sa puso ko dahil sa mga sinabi niya. May saya roon na sa wakas nagkaintindihan kami sa ilang mga bagay. Sige na, magpahinga ka na. Sabay sabi niya makalipas ang katahimikan. Don't worry, I can handle myself. Kumura pa ko. Hindi napigilan mapangiti kaya saglit akong yumuko para itago yon. I won't let you go to your room alone, sabi ko. Baka kung mapano ka, dagdag ko pa na hindi ko alam kung bakit. Puno yun ng pag-alala. Nanliit ang mga mati ni Sydney. Then, okay, fine. Pagpahayag niya at hindi nakaligtas ang ngiting pumaskil sa mga labi niya. Kahit halos bahagya lang yun. Tumayo ako sa pagkakaupo. Naiilang akong lumapit sa kanya dahil pakaramdam ko. Sa tuwing nagdidikit kami, napapasaw ako. Hindi rin ako sanay na ganito kami kalapit at hindi nagbabangayan. Dahan-dahang tumayo si Sydney. Nakita ko pang pangiwi niya dahil sa sakit na kanyang likod. Kaya mabilis ko siyang dinaluhan at inalalayan ang braso para tumayo. Hindi ko alam pero biglang pumitik ang puso ko nang hawakan ko siya. Naamoy kong natural niyang amoy na ang sarap sa ilong. Kaya mo bang maglakad? Tanong ko na hindi ko siya magawang tignan sa mga mata. Tumayo siya. I can, Aubrey. Pakli niya. Marahan niyang binawi ang braso sa akin at nagsimulang lumakad ng dahan-dahan. Naiwan ako nakamasid sa kanya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Tuluyan na ba ako nagiging mabait kay Sydney? Tuluyan na nga ba kaming nagkakaintindihan? Simula na ba ito ng mabuting pagsasama namin? Kumurap ako at pilit winaglit ang mga isiping yun. Nakita kong paakyat na si Sydney sa hagdan. Mabilis ako naglakad papunta sa kanya. Akmang hahakbang na sana si Sydney nang hawakan kong braso niya. Let me help you, sabi ko. Tiningnan niya lang ako. Hindi siya umimika, tinayaan akong alalayan siya sa pag-akyat. Sa bawat hakbang ng mga paa namin, ramdam kong kabang ng dibdib ko. May kung ano sa akin na nagiging dahilan nun. Binitawan ko siya na makakyat kami sa hagdan at dumistan siya sa kanya. Bakit ganitong nararamdaman ko? Humakbang na ulit si Sydney. Nagulat ako nang muntik na siyang ma-out of balance. Mabilis ko siyang nilapitan
at inawakan sa bewang para alalayan. Shit, narinig kong pagmura niya. Saka ko lang napagtanto ang posisyon namin. Nakayakap ako sa kanya't dahil matangkad si Sydney kaysa sa akin, hindi ko makita ang reaksyon ng mukha niya. Ramdam ko ang naninigas niyang tiyan at amoy na amoy ang natural niyang bango. Mabilis ko siyang binitawan na hindi makatingin sa kanya ng derecho. Bahagya rin akong lumayo sa kanya. Nahiya ako sa nangyari. Are you okay, Sydney? Nag-aalala kong tanong. Yeah, I'm fine. Aniya. Saka naglakad na ulit siya. Tumawid naman siyang maglakad. Maayos yun. Marahil dahil lang sa sakit ng likod niya kaya mabagal siyang maglakad. Sumunod ako sa kanya hanggang sa makarating si Sydney sa silid niya. Pumasok siya doon. Inayos ko muna ang kama niya bago siya mupo doon. Gana go, Sydney. Take a rest. Sabi ko't mabilis na tumalikod. Hahakbang pa lang sana ako nang magsalita siya. Salamat, Aubrey. Para ako matutunaw, hindi ko alam pero may sayang lumitaw sa puso ko dahil sa sinserong pagpapasalamat ni Sydney, hindi na ako nagsalita. Mabilis akong lumabas ng silid at dumiretso sa sarili kong kwarto na hindi maintindihan ang sariling sa nararamdaman. Kinaumagahan, hindi ko alam pero kusang nagmulat ang mga mata ko kahit halos hindi ako nakatulog na nagdaang kagabi dahil sa kakaisip ko sa nangyayari sa pagitan namin ni Sydney na hindi ko inaasahan. Matapos kong ayusin ang sarili ko, nagpasya akong bumaba ng silid ko. Naalala kong wala nga palang magluluto dahil masakit pa ang likod ni Sydney. Maaga pa naman, dumiretso ako sa kusina. Uminom muna ako ng tubig at luminga sa kitchen. Anong lulutuin ko? Tanong ko. Lumapit ako sa refrigerator at binuksan yon. Tumambad sa akin ang iba't ibang frozen food doon. Ngumuso ako habang nag-iisip ko anong dapat kong lutuin para sa amin ni Sydney. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako marunong magluto. Kaya lang kailangan kong gawin yun. Hindi naman pwedeng iwan ko na lang si Sydney nang walang pagkain. Ako na nga ang dahilan kung bakit siya napahamak, hindi ko pa siya ipagluluto. Minsan lang naman, bumuntong hininga ako saka nagpa siyang kunin ng cheese dog at ham. Okay na siguro to para sa amin ni Sydney. Hindi naman siguro siya magrereklamo kung ano man ang ihain ko sa harap niya. Lumapit ako sa stove at binuhay yon. Isinalang kong kawalit nilagyan kaagad yun ng mantika. Nakaramdam ako ng inip sa pagluluto. Hindi pa man mainit ang mantika, inilagay ko na doon ang cheese dog. Napatras pa ako ng akala ko'y tatalsikan ako ng mantika, pero hindi naman pala. Kumunot ang noo ko dahil bakit ang tagal maluto ng cheese dog. Mas nilakasan ko pang stove at napangiti nang marinig kong tunog ng kumukulong mantika. Ilang minuto pang lumipas, nakita ko nag-usok ng kawali. Kaya mabilis kong binaligtad ang cheese dog. Nagulat ako na makitang may itim ng ilalim nun. Sumimangot ako at bakas ang disappointment sa mukha ko. Pagpiprito na lang hindi ko pa nagawa ng maayos. What? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nasunog? Tanong ko sa cheese dog habang nakahikbi ang mga labi ko. Kumuha ako ng lalagyang pinggan at nilagay doon ang ilang cheese dog na hindi pa luto. Ang ibabaw pero sunog ang ilalim. Okay na siguro to? Sunod ko namang nilagay ang ham. Nakalimutan kong hinaan ang apoy kaya ilang minuto pa lang nasunog na kaagad yun. Lalo ako na-stress sa nangyari sa ham. Ano ba yan? Bakit ba kayo nasusunog? Makisama naman kayo? Pakiusap ko. Gusto ko nang umiyak dahil sa kinalalabasan ng niluluto ko. Sinubukan kong baliktarin ang ham. Masyadong malakas ang apoy mo. Ay, nasunog. Ouch! Sagulat ko sa boses ni Sydney, napadikit ang daliri ko habang binabaligtad ang ham. Ouch! Sabi ko habang sapu ang likod ng daliri ko. Ramdam kong hapdi noon at ang init. What happened? Nararamdaman kong presensya ni Sydney sa tabi ko. Kasunod ang paghawak niya sa daliri ko. Tinignan niya yon. Hinanaan niya muna ang stove. Marahan niya akong hinila sa sink area at binuhay ang tubig. Saka tinapat ang daliri ko doon. Hindi ko maalis sa mga tingin ko sa kanya. I can't believe he's doing this to me at kita kong concern sa mga mata niya. Next time, if you're going to cook such food, hindi required na malakas na apoy. Just cook it on a medium heat. Paalala niya, isa pa, when you're cooking cheese dog or hot dog, you should slightly cut its part para malutong loob. Dagdag pa niya, hindi ako mimik. Nanatiling mga mata ko sa kanya habang marahang hinihimas ang daliri ko.
Go there and I'll cook for us. Napakurap ako ng maramdaman kong binitawan na niyang daliri ko. Mabilis akong bumaling sa baba dahil nakita kong nakatingin siya sa akin. I'm sorry, Sydney. Hindi pala ako marunong magluto. Nahiya akong sabi. Pero kaya mo na ba? Noodles na lang ang lulutuin ko. Yun lang ata ang kaya ko eh. Dagdag ko pa kasunod ang nahihiya akong pangiti. Bakit mo tinanggal ang benda sa braso mo? Tanong ko na mapansin kung wala na yun. Napailing si Sydney at saka lumapit sa stove. Hinabol ko siya ng tingin. Nakita kong pangiti niya nang makitang niluluto ko. Nice try, Aubrey. Ano yan na hindi sinagot ang tanong ko? I'm sorry, nasayang lang yung pagkain. Paghingi ko ulit ng paumanhin. No worries, Aubrey. Just sit up there and wait the food. Saad niya na tinuro pa ang table. Kaya ko, likod lang ang masakit sa akin. Okay na rin ang braso ko. I don't feel the pain every time I move. Paliwanag pa niya. Tumahimik na lang ako tumupo sa upuan sa tapat ng table at humarap kay Sydney. Naiilang ako sa mga kaibang turing niya sa akin. Parang kahapon lang sumbatan at bangayan ang eksena sa pagitan namin. Pero biglang nagbago yon. When you're cooking, watch out the heat. Kailangan mong alamin kung anong init ang dapat para sa lulutuin mo. Para hindi masunog. Katulad ng frozen food, it's easy to cook so you need to set the stove in a medium heat. Litanya niya habang binabaliktad ang ham na nasa kawali. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagluluto sa bahay. I'm dependent with my mama, pag-amin ko. Kaya hindi mo ako maasahan sa pagluluto. Tagakain lang ako sa amin eh. Yeah, I know. Tito Alvin told me about your poor cooking skills. Seryosong sabi niya. Kumunot ang noo ko. Si Papa talaga, bakit kailangan niya pang sabihin yun kay Sydney? Lalo tuloy ako nahiya sa kanya. Pero, I'm willing to learn since I'm the wife. I mean, bilang babae, I should learn how to cook. Sabi ko na kagad na napayuko dahil sa sinabi ko. Mabuti naman at hindi nag-react si Sydney. Yeah, you're right. You should learn how to cook para sa tunay na mapapangasawa mo. Sabi niya, hindi ko alam pero bakit may konting lungkot akong naramdaman nang marinig ko yun at muling bumalik sa isip kong realidad. Nakasal nga lang pala kami sa papel at hindi dahil mahal namin ang isa't isa. Darating sa puntong maghihiwalay din kami. Tama ka, Sydney, maikli kong sabi. Hindi na rin siya umimik hanggang sa matapos siyang magluto. Nakikita ko pang minsan ang pag-iwi niya sa tuwing gumagalaw siya ng marahil dahil sa sakit ng likod niya. Tumayo ako sa pagkakaupo ko tinulungan siyang maghanda ng mga pagkain sa lamesa. Nakita ko niluto ni Sydney. Napakalayo nun sa niluto ko na sunog ang ilalim at hilaw ang ibabaw. Kahit ata bata, kaya akong talunin sa pagluluto. Nagsimula na kaming kumain. Kapwa tahimik lang kami at walang gustong umimik. Hindi ko naman alam kung bakit parang biglang nag-iba ang mood ko. Mayroon sa loob ko na parang nalungkot sa hindi ko malamang dahilan. Panakanakalang akong tumitingin kay Sydney.